Good morning po. This is Tito Rhod. At ako ay maglalakad dito sa aming subdivision. Palabas ako ng subdivision ngayon. At ako ay pupunta sa labas. Mag-exercise po ako. Walking lang po tayo, mga kaibigan. Maaga pa po, mga around 7 o'clock pa lang. Lakad po tayo, mga kaibigan. Sir, good morning. Good morning. Sipag ah. Oo, sipag ka talaga. Bilib ako sa'yo. Siyempre, sir. Kailangan pagsipag tayo para hindi matanggal sa trabaho. Ayun nga, oo. Oh. Sipag ka. Ikaw ang pinakamasipag na nagbalik dito. Sa totoo lang. Ito po yung sa isang side ng aking mahay. Lalakad pa rin ako. Sa isang side ng subdivision. Kasi nilakaran natin nung isang araw eh. Doon sa kabila eh. Ito naman sa kabila. So marami rin dito ah. Marami rin itong bahay dito. Magaganda rin. Iba. Yan, naiba na oh. Naiba na siya. Ang dami na naiba rito yun. Yan, naiba na rin to. Ito hindi natitiran ito eh. Siguro mga lima to. 1, 2, 3, 4, 5. Mga lima. Ayan o. Hindi siya natitirahan. Kasi ano eh. Ngayon ko ba bakit? Ang balita ko mayaman na Chinese to. Mayaman na Chinese na binili niya. Tapos pinatitira niya lang sa mga tao niya, mga empleyado. Ngayon ko bakit ganun. Hindi ko nga alam yung story niyan eh. Pero hindi niya natitira na yung sayang. Ito naman, bahay niya. Ang ganda. Nakabago niya natin naman. Yung kotse niya, oh. Bago. Ganda ng kotse, grabe. Ano yan, eh? Sports car yan. Mustang yan. Siguro ang halaga niya nasa, yung Mustang nasa 8 million siguro yan. O 7 million, mga ganun. Ito, ang ganda na rin, oh. Ito niya, nabago niya, oh. Ganda na rin. Ito na bago. Ito mga iba na talaga. Oh. Iba-iba ng harap talaga. Oh. Ito iba na rin ito. Oh. Iba na rin yung harap na bago na. Maganda na. Ito yung aming pinaka-guard. Nakaikot na natin ito. Sa isang vlog ko, naikot na natin ito. Eh. Ito yung sa pinaka-main gate namin. Ito yung meron ditong park kami na maliit dito. Yan o. Ngayon yung park na isang vlog ko noon. Ito naman yung main guard namin. Mag-exercise po ako ngayon eh. Guard to. Meron guard dyan. Ang guard rito, ano, pinapatakbo ng homeowners to. Ang homeowners naman, sistema rito sa amin sa aming subdivision. Kung nakatira kayo sa subdivision talaga, ito naman papuntang deparo yan. Kalokan. Nasa Kalokan kami. Ito naman papuntang Valenzuela. So lakad po tayo dito, naghahabang nag-exercise ako. Magkukwento ko sa inyo. Ito yung ito isang bahay na, ito sa bahay, sa amin ito, sa subdivision namin ito. Dito maganda maglakad dito, tinan nyo. Maganda maglakad siya dito. Ito yung aso naglalakad siya. Sama niya yung aso. Tapos dito may tindahan dito. Ito hindi ito na ano eh. Hindi ito na titirhan. Ewan ko, bakit yung kotse niya, ganyan, parati yan. Para hindi nalilinis. Ito, house for sale. House and lot for sale. Siguro yan, more or less, nasa 4 million, 5 million. Ito ang pinaka main gate namin. Main entrance. Dito kasi meron kami ditong limang subdivision.
Camellia, para puro camellia to, kaya bilya ng camellia eh. Puro lima ito. Sa laki nung tinayo itong subdivision na to, matagal na to. Matagal na itong subdivision na to. Siguro may nasa 20 years na, ganun. Binili nila to, ano to, bilya ng istorya nito. Binili nila to parang sakahan ba? Parang open land, yung open lang siya. Ito likod to eh, oh. Likod to ng subdivision na. Sa amin, likod yan. Ayan, ang ganda ng likod niya. Tignan mo. Ayan naman na gusto ko dito sa subdivision na to. Nung pagpasok ko pa lang, tignan mo ang ganda niya. Oh. Oh. Diba? Pagpasok mo ang ganda. Tignan mo. Parang sa, kasi nakapasok na ako sa Forest Park eh. Forest Park. Ganito ang Forest Park eh. Kaya lang siyempre, mas maganda ang Forest Park dahil magaganda yung mga building niya, ganyan, ganito. Ito, eh, ganyan, no? Ganda niya, oh. Magpasok mo, ito na ang papasukan mo. Yung pinakamang gate namin, nandoon. Ito yung likod ng iba. Ito yung mga likod ng bahay na, eh. Ito yung sa amin, subdivision namin. Ito, iba naman yung, ito naman ay iba ang subdivision na to. Ngayon, itong lupa na to, no? Malaking lupa ito. Noon, 20 years ago, ano to, parang ano to, open ano to. Open lang, di, lupa, binili ngayon ni Villar. Tapos syempre hinati-hati niya na. Ginawa niya ngayon limang subdivision. Kasi sa isang subdivision, kinakailangan kasi merong ano, meron tayong tinatawag na management. Para ma-manage mo yung subdivision mo, kinakailangan meron kayong association. Yan ang subdivision. Pero kasi karamihan sa mga subdivision ay merong association sila. Bakit? Kasi dati nakatira ako sa Malabon eh. Doon ako nakatira sa labas ng daanan ba? Walang subdivision. Doon ako nakatira. Pero walang kami vice president, walang ganoon. So, ngayon kinakailangan magkaroon ka sa isang subdivision, kailangan magkaroon ka ng association nyo para magkaroon ng management inside the subdivision. Magkaroon siya ng presidente, vice president, o presidente, mga ganon, auditor, para yung pera ninyo, may improve nyo yung subdivision nyo sa loob. Kasi pag wala kang association, wala magmamanage ng loob. Kasi yung subdivision ay private na yun, hindi na yan sakop ng public eh. Kung walang ilaw, ganyan. Itong mga ilaw dito sa loob, binabayaran ito ng homeowners. Kasi hindi na sakop ito ng public eh. Hindi ito public. Ito, handaan na ito, hindi ito public eh. Private ito eh. So, hindi ito papakikilaman ng gobyerno. Kung ba nag-ano sila? Nagpa-basketball sila dito. Yung mga bata dun sa kabila nagpa-basketball. Ito dito naman nagpa-basketball. Meron na susumba ron. Ayan o. Doon banda may nasusumba. Dito exercise to sports. Kasi ito pinaka main gate pa ng subdivision eh. Main road. Yung limang subdivision yan, merong yan sariling mga guard. Tulad yung kanina doon, may guard yun. Kami may guard din kami. Kaya nga, tulad nga sinabi ko sa iyo, hinati-hati ito sa lima para mamanage ng gusto. Para gumanda siya. Ito bakanting lupa pa ito. Oh, ayan o. Hindi ko lang alam kung bakanti yan o pwede pang tayuan ng bahay yan. Pero kasi matagal na yan eh. Oh? Nasa 8 years na ako dito, more or less. Ganyan pa rin. Ha? No. Kasi malayo ito sa tinirhan ko dati na ang ano eh, ganito.
hindi ako tumitira sa subdivision eh. Kasi parang malungkot para sa akin. Para siyang malungkot. Yan yung, ang ganda ng lugar oh. Oh. Nakikita mo, oh. Mapasok ko palang dito. Ganda na siya. Oh. Hindi katulad ng iba namin. Para may privacy ka sa lugar na to. Saka mag-exercise ka dito. Ang dami nag-exercise dito. Yung sa labas. Galing pa sa labas, nag-exercise sa loob. Mamaya, magkwentuhan ulit tayo. Uupo ako lang sa bandaron ng konti. Meron kasing upuan doon sa bandaron eh. Yan, mga nag-exercise yan. So, yung limang subdivision na yan, babalik ako sa subdivision. Yung limang subdivision na yun, hinati-hati ni nung management ng bilyar, nagmi-meeting din yun paminsan-minsan. Pero paminsan-minsan lang yung overall meeting, minsan lang yun. Pero kadalasan yung meeting nila, inside dun sa subdivision nila. Yung 1, 2, 3, 4, 5 na subdivision, may kanya-kanyang presidente yan. So, ang yung management yan, maaayos mo. Halimbawa, may problema kayo sa kuryente. No? Yung kuryente nyo sa Meralco. So, magmi-meeting ang pupunta sila sa Meralco, ayusin nila. Kasi pag wala kayong presidente, wala kayong management, yung parang grupo na mag-aasikaso niyan. Wala mag-aasikaso ng ilaw ninyo. No? So, yan ang problema. Okay, pusa ko. Yan ang problema. Takbo na siya. So, marami akong pusa kasi. 10 pusa ako noon eh. Nabawasan ang kanga yun. Yung iba eh, nilahing eh. Imported ng pusa ako kasi mga Persian. Pero yung kaganda lang sa subdivision, tahimik siya. Hindi basta-basta makakapasok ang sino mang tao. Bakit? May guard eh. Masabihin sa iyo, sir, ma'am, saan po kayo pupunta? Pupunta ako kay ganyan, kay Rhod, kay ganito. Tatawagan muna kami. Sir, ganyan, ganito, ganon, may guard, mayroon bisita kayo, ang pangalan, ganito, ganon. Ah, ganun ba? O, di papasukin mo. O, hindi, huwag mong papasukin. Kaya ganito. Yun lang ang maganda niya, may privacy ka. Hindi ka tulad doon sa meron kang bahay sa ordinaryong road lang, yung pinaka-highway. Eh, kahit sino, makakapasok sa'yo. Makaharas ka sa labas ng bahay. Doon, hindi ka makaharas. Kasi nga, hindi mo pwedeng papasukin eh. Kasi may mga baril yung guard natin eh. So yan po ang sistema ng guard ng isang subdivision to. Yung kanina nandoon yung basta basketballan, meron sariling guard yung banda ron, isa rin yun eh. Ito isang ibang subdivision yan. Ito naman ibang subdivision dito. Makikita niyo yung mga gate nila andyan. Ayun, ito likod dito eh. Yan ang likod ng subdivision. Ito naman ang pinaka main road. Kaya nung una bumili ako dito, nakita ko, pagpasok ko pa lang doon sa main gate, makikita niyo yung main gate mamaya. Sabi ko, ang ganda rito. Tingnan mo, ganda ng lugar. Oh. Diba? Mahimik siya. Medyo malayo nga lang, siyempre. Kaya kung ako sa inyo, kukuha ako sa ang subdivision bahay, sa ano? Sa subdivision na kayo kumuha. Kasi may privacy kayo. That is, no? Kung may kotse kayo. Kasi dito, yung nilalakad ko ngayon, papunta pa lang sa gate, eh, nasa 25 minutes na. Babalik pa ako, 25 minutes ulit. Adi almost 1 hour na. Kaya medyo mahihirapan ka. Ngayon, kung meron kang, hindi ka naman naglalabas masyado, okay lang, di ba? Pero kung naglalabas ka, kailangan may kotse ka dito. Ito, guard din to. Ayan o. Ibang subdivision to. Yan, may guard sa sarili, di ba? Dito, ibang subdivision naman ito. Meron din siyang guard na sarili, di ba? Yan lang po yan. Pasok ka sa loob. Ayan, bahay ganyan din. Camellia style. Ito, dito sila. Basketball, badminton. So, maganda po dito. Ito, bakante pa to. Itong lugar na yan, tinan nyo.
Ngayon, nakaka 25 minutes na ako sa lakad. Ayun nga, ganun kalayo yung gate nito. Ito yung gate niya. Yan. Ito, bakante lupa ito. Alam niyo bakit bakante ito? Yan o. Yan yung likod ng isang subdivision. Yan. Bakante yan. Bakit? Diyan nagla-landing ang helicopter ni Manny Villar. Pagpupunta sa lugar na to. Ang laki niyan. Merong, yan pwedeng bahay diyan siguro. Mga 20 bahay pwede pa rito. Mahigit. Nagla-landing ang helicopter diyan. Tapos, lalakad sila dito. Kung may pupuntahan sila sa area na to. Tapos may kotse. Nag-aabang na yung kotse. Yan, ganun. Ano yan eh? Mayaman eh. Yan. Doon sa kabila, mayroon subdivision din doon. Pero hindi yata, iba yun. Iba na, hindi na camellia yata yun. Kasi mga camellia, ganitong style eh. Eh yun, iba yun, no? Iba na yun. Ito. Ito na po ang pinaka main gate. Ang pinaka main gate, ganito po yan. Sistema niya, ano? Ang pinaka main gate, yan. Yan ang pinaka main gate eh. Pagkatapos, pasok mo dyan, ito naman ang daanan. Main road. Yan, merong, pagpasok mo dyan, may subdivision sa kaliwa, may subdivision sa kanan. Marami pang subdivision dyan, lima yan. So, may kanya-kanyang guard pa yan. So, dito pa lang sa main gate, sisitahin ka na ng guardia. Masabihin sa'yo, saan po kayo pupunta? Ganyan, ganon, ganon, ganon. O, hindi po, titignan ka kung anong kailangan mo. Tapos nakakapapasok dyan. Saka makakapasok dito sa gate na to. Pagdating naman doon sa gate namin, iba na naman ang restore nun. Saan po kayo pupunta? Kanino po kayo pupunta? Ganon ang sistema. So masasala nila. Ngayon dito naman, ako nga minsan di, bago yung gwardiya eh. Dito, saan po kayo pupunta? Nagbike ka, nakakabike ka po. Eh ganon, ganyan. Pwede po makita yung ID, huwag po kayo magagalit. Kasi trabaho lang po. O, yun. Bago ka lang ba? Opo, bago lang po. Pensya na po. O, ganun. Ganun sila. Kasi hindi naman pwedeng, minsan nga pinagagalitan ng guard. Pag ginagawa mo dyan, ganun, ganyan. So, ito po ang labas ng aming lugar. Ganun akong lakad-lakad ng konti dito. Ito ang sakop niya. Ito may mga tindahan dyan. Maraming tindahan dyan. Mga nasunog na yun ng kailan eh. Alam mo, nabalik na ako. Nasunog na yan eh. Nasunog na yun, alam ko eh. Pero ngayon, bumalik ulit. Tingnan ko na ako. Alam ko na. Balita ako, nasunog ito eh. Ito may natalipa pa dito. Parang mga vendor ba. Kasi itong lupa na ito, malaki ito. Meron ito, ito tumbad ng lupa na ito. Malaki yan sa likod. Yan o. Kaya lang, hindi pa tinatayuan ng ano yun. Hindi pa tinatayuan ng mga bahay. Ewan ko anong gagawin dyan. Nasunog daw ito eh. Ngayon ko lang nga makikita na ako nasunog ito. Yan o. Buti nga ka mo. Walang bahay sa likod. Yan, nasunog na ako. Malit na naman ang sunog. Kaya lang, punos din. Kailan lang yun. Sabi nung katulong ko sa bahay. Punos, oh. Duro, karoon ako. Bumbero yan. Dito ako bumili ng gulay nun eh. Kasunog yung binilihan ko ng gulay. Sayang. Meron diyang mga tindahan ng ano eh. Tindahan ng yun nga, yung mga tindahan ng isda, ganun, gulay. Ito yung labasan. Masarap mag-exercise sa umaga, mga kaibigan. Dito lumipat yung iba. Dati wala ito eh. Ngayon, meron mga tindahan. Kasi isa lang may-ari nito eh. Ayan o. Malaki yan. Ngayon, pag pinaalis sila yan, problema na nila yan, no? Ito meron dito ng surplus. Surplusan.
Ito dati ano to, bakanteng lupa ito eh. Yan, bakanteng lupa yan. Ginawa lang yan, siguro naman 1 year ago. Tapos dito naman merong ano, merong surplus. Surplus na tindahan ng furniture. Tingnan natin nga, hindi pa naman bubukas eh. Pero may isang bibisita tayo dyan. Ayan o, surplus o, dami. Meron siyang upuan, kuna. Tapos meron pa mga... Ang ganda bumili dyan. Ang ganda o. Kaya dyan ako bumili nun eh. Ang ganda ng... Kami yung item niya, ang ganda o. Pag nagbukas niya, bibili tayo minsan. Nakabili na ako dito. Mura dyan eh, kasi made in Japan talaga yan. Mga kaibigan. Ito naman, meron dito restaurant eh. Ngayon yung warehouse. Bago yun, bago lang yun. Laki nun. Ito, may kaya nandito. So, ikot-ikot lang tayo dito sa aking lugar. Para makita niya naman kung okay ito. Dito meron subdivision na bago. Ay, bago. Dati na to, pero ibig sabihin, merong ibang subdivision. Yan. Kaya lang maliliit ang bahay dito eh. Hindi ito Camella. Palagay ko, hindi ito Camella. Kasi yan, liliit eh. Camella, malalaki. Hindi ako kasi napupunta dyan eh. Yan, tinan mo. Oh, ang liliit ng bahay. Oh. Maliliit ang bahay niya. Ayan. Yan lang yan. Ganun kalaki lang. Maliit lang siya. Mas maganda rito ang tumira sa mga ganito, siyempre. Kaya lang, medyo may kamahalan. Ngayon, pag walang-wala ka naman, eh, paano ko na makakatira dito? Siyempre, kailangan. Mahal kasi ng bahay. Alam mo kasi, so, ang bahay ang pinaka-importante, ang pinaka-uunahin dapat na isang pamilya, yung bahay. Sabi ko nga sa anak ko eh, bago kayo mag-asawa, bumili muna kayo ng bahay. Ngayon nga na kailangan nyo yung tulong ko, sabihin nyo lang, bago kayo mag-asawa. Eh, yung mga anak ko meron na. Walang problema yan. Ito sa harap mo. Sa harap mo. Merong tindahan. Ang laki ng tindahan dyan. Pero ano dito? Ano mga tindahan? Dami. Dito pa lang makakapili ka na. Ang dami tindahan. Ang halos kompleto na ito. Mga tindahan yan. Lahat kompleto na. Basahan. Kaldero. Lice meron din. Ano-ano, may face mask. Kompleto na siya. Ito may kainan, no? Dito, may damit, dry goods. Diba? Diyan may itlog, gulay, itlog. Itlog yan, no? Sari-sari. Diyan meron bakery. Tapos merong manok, karne. May manok, karne ito. May manok, karne din, oh. Mga grupa. Tapos merong drugstore, generic pharmacy. Ito, tricycle. May kakain ng tricycle din. Tapos dito may 7-Eleven din. Ayan o. Ayan o, 7-Eleven. O, meron yung 7-Eleven, may gulay. So, bakery. Da. Dami na, paglabas mo. Kaya alam mo, paglalabas ka dito, mga kaibigan, mga, ang mahal. 60 pesos sinisingil sa akin. Ito, papuntang ano na yan, Nabaliches. Ito, may ganun na gulay dyan. Maglalakad. Kaya nga ako, bumili ako ng bike eh. Bumili ako ng bike eh. Kaya dahil na mahal lang ano eh. Ito, meron din
butika dyan. Tapos dito naman, tindahan ng bakery. Bakery supply. Harina, mga ano, gulay. Ito gulay. Parisari store. And then dito naman merong unlock. Halos kompleto na rito. Unlock to. Ano. Sarang manok dyan. Mahal lang. 300 plus na dyan. 340 ba? Samantalang iba, nasa 280, 270, ganun lang. Naandok, mahal. Masarap kasi yan eh. Saka sikat na. Tapos dito may hardware naman. Doon, meron akong ano doon. Binibila ng pansit doon. Ayun ako nga, nakabili nga. Dito na rin lang eh. Ito, hardware. Ito naman, mga computer. Para print ka, photo, kaya. Ito mga pagkanin dyan. Ito kainan. Meron din dito. Pansit. Palabok. Spaghetti. Ito ang sa ano. Kabila. Mangsok sa ano. Pasuki ko. Ganun ako sinibilan dito na ano. Na dito. Ewan kung meron pa dito. Ewan nga rin dito dito. Ano yun? Ano po dyan? Yung pasit? Meron na pong may hangin. Bale, okay lang. Wala na, ubos na. Ito, apartment dito. Apartment ha. Yan, nakikita niya, apartment na yan. Oh. Ayan, maliit na ito lang. Ayan. Siguro mga sa 3,000 yan. 2,500, mga 3,000. Ayan, dami yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dito papunta. Taas pa lang. Pababa pa. 24. Ito pa sa itaas dito. 1, 2. Hindi ko alam mabibilang na yan. Pero ang dami. Iba yung itaas, iba yung baba. 20, dito 48. 24. 12, 24 na to. Siguro more or less to. Nasa 30 plus to. Na apartment. Magkano isang lupa? Isang pinto? Nasa 3,000, 4,000 a month. Baba lang yan. May CR. May sala. Saka yung maliit na kwarto. Sana buhay na yan. Baka yan, no? Ganyan sana gusto kong mangyari. Magkaroon ako ng ganyan. Pero napakamahal eh. Napakalaking lupa niyan. Napakalaking lupa kung kailangan mo. Dito naman ay mayroon bagong ito, bago lang ito. Ito restaurant ba ito? Parang restaurant din. Magiging restaurant din ito. Parang magiging negosyo din yan. Bawal mo. Ito na ba meron dito? Tingnan natin ito. Ito kainan din ito eh. North Caloocan po ito. Ito ang pinaka main na electric ano dito, line. Main electric line magmula doon yan. Papuntang Valenzuela hanggang doon. Papuntang ano yan? Papuntang may gawa yan na. Kasi ang sa amin yan eh. Boundary kami ng may gawa yan at saka Metro Manila at saka pangalan nito, Valenzuela. Nasa boundary kami na. So, mabalik po tayo. Wala akong mabiling pagkain. Ito po yung pinaka-front gate, CAMELLA. Ito naman yung meron dito ng coffee. Milk tea. Ito yung sinasabi ko kanina, ang haba ng presyo niya. Kompleto 'yan, mga gamit, mga walis, dustpan. Kompleto yan, halos. Malaking presyo niya. So, pasok na po tayo dito sa aking subdivision.
Nandito na po ngayon tayo ngayon ulit sa aking paglalakad at ako'y maglalakad na lang uli. Tuloy po natin itong lakad natin at ako'y pauwi na. Ito, sa likod naman ang bahay. Ayan, bahay ang ginagawa sa likod. Ito, hindi ko lang nakita ito eh. Oh, ganda ng bahay niya. Yung harap niyang bahay sa loob, sa harap. Meron siyang parang pinaka pasyadan dito sa likod. Diba? Bago lang yan, ginagawa pa rin. So mga kaibigan, ito yung ano, lalakarin ko pa. 20 minutes to. 20 minutes ka maglalakad. Okay na, diba? Ito kabilang, iba naman itong subdivision na to. Ito, iba to eh. Ito, wala na to. Sa iba na yan. Bakod na yan, no? Sa iba na yan. Iba na yan doon. Ito, ito yung subdivision na iba. Pero alam nyo, mga kaibigan, kung akong tatanungin ko, meron din lang kayong pera at kaya naman bumili sa subdivision. Sa subdivision kayo bumili. Napakaganda. Ibang iba talaga kung sa subdivision kayo bibili. Kasi, tanong mo, ambience niya, oh. Tahimik, walang tao, walang magulo. Diba? Makakaano ka, makakapag-relax ka. Hindi katulad ng tinitiran ko noon. Kali ba may toto, ang ganang ingay. Medyo hirap. Tapos yun ba, may nagiinuman pa sa kabila. Sa kali mismo nagiinuman. Nagiinuman sa kali, biro mo. Nung na, minsan, hindi natutulog ako. Kakantahan doon sa kali, pagtingin ko, nasa kalye. Buo ba ako? Sabi ko, ba't ang ingay ninyo? May natutulog na. Alauna na ng gabi, nakakantahan pa kayo dyan. Ang bihira na kayo. Pag hindi kayo tumigil dyan, lalabas ako kayo ng video kayo dito dalawa. Meron akong video kayo dalawa pa sa bahay. Papatugtugin ko yan. Nang malakas. Hindi kayo makakanta. Naintindihan nyo ba yun? Sige na. Umuwi na kayo. Bago pa magka-problema tayo. Umuwi na sila. May pasensya na po, manood. O sige. Hindi na kayo. So, hindi katulad dito, hindi. Meron kang subdivision, papasok pa lang yung tao, sasabihin sa'yo, saan ka pupunta? Sino pupuntahan mo? Tatawagan ako ngayon. Sir, meron itong naghahanap sa inyo, ganyan-ganyan ito, may bisita. Meron, tasukin mo. Wala, ganun. Eh, dun hindi. Paglabas mo, misan ay parado ko yung kotse ko sa labas. Ban pa ang kotse ko nun eh. Biglang binasag. May dumaan, binasag kasi sa bahay, kalye na kagad eh. Nadaan yung kahit sino na kakadaan eh. Binasag ngayon. Hinabol ko ng motorsiklo. Hindi ko naabutan. Yung isa naabutan ko. Pero, madumi siya. Ganun. Pinaalis ko lang, sige na. Pero hindi ako, sabi niya, ganyan, ganito. Hindi ako. Pinabayaan ko na. Pinagawa ko na lang. Yung kotse ko yung binasag, hindi naman na nakawan eh. Dahil narinig ko kagad eh. Nagpagawa ko 800 pesos. That time, malaki na yun. Siguro na mga 800 noon eh. Nasa 2,000 na ngayon yun. Andito pa rin ang nagbabasketball at saka nagtutumba. Punta nga tayo sa banda rito. Kala makita na ba rin yan. Meron dito yung swimming pool eh. Parang may video na ako dito sa swimming pool noon eh. Maganda exercise din yan. Tapos na yung mga nagtutumba. Yan, nag-uwian na sila. Maganda rin yan, nagtutumba ka. Exercise ka, may mga barkada. Dito, yung iba, sa loob yan ng CAMELLA. Yung iba sa labas naman. Si Gina sumasali rin minsan dyan. Ito may isang subdivision naman dito. Yan. Iba naman yan. Iba naman yung gate na yan. Ito yung ano. Ito ibang gate naman yan. Subdivision yan. Ang lupa niya mula dyan hanggang doon. Bahay niya isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo kotse niya.
tatlo. O, dalawa lang kotse ko. Ito, tatlo. Balo akong bumili pa ng isang kotse. Ng ano? Hindi kotse. Van ba? Van yung pandeliban ng... pandeliban ng kurtina. Kasi nahihirapan ako eh. Pupunta ako sa ano? Pupunta ako sa Pangasinan. Probinsya. Pupunta ako sa Pampanga. Ang dami kong dala. Eh pag yung nag-install kami ng kurtina eh, ang installer ko, tatlong installer, dalawang babae, lima. Kasi yung isa magpa-plancha, yung isa mag-aayos ng kurtina, yung iba nagbubutas, yung iba magkakabit ng rod, curtain rod. Maraming ganun, ganun kasi yun eh, para mabilis. Yung kinabitan ko sa ano, yung kinabitan ko sa Pampanga, niniwala ba kayo kung ilang araw kami doon? Hindi ako sila. Siguro mga 15 days. O less than 15 days. Mga 12, 13, ganyan. Ganong katagal yung kinabitan namin ng kurtina sa Pampanga. Napakalaki. Meron akong video nung nga pala. Mga kaibigan, kung halimbawa lang, no? Meron kayong oras pa. Puntahan niyo yung site ko na GINA'S Curtains. YouTube, ha? YouTube to, GINA'S Curtains. Tingnan niyo lang po, andun ang vlog ko. Makikita niyo ang kinabitan ko. Napakaganda. Napakagandang subdivision. Ano, bahay. Ang laki ng bahay. So, busy ako sa aking mga negosyo. Wala akong ano eh. Wala akong oras dyan. Sa barkada. Maniniwala ba kayo mga kaibigan? Ito nakikinig. May mga kaibigan ko. Wala akong kasing kaibigan eh. Yun lang pagkakaiba ko sa iba. Hindi naman walang kaibigan. Pakipagkaibigan ka sa akin. Okay lang. Pero kamo, barkada. Yung tatambay ako sa bahay mo. Wala akong ganun. Wala akong oras sa tambay sa bahay. Lahat ng oras ko, ngayon senior na ako, no? Lahat ng oras ko, may value. May value po ang lahat ng oras ko. Ito kaibigan ko to. Ang dami niya aircon. 1, 2, 3, 4, 5. Kanina yata nakita sa na video ko na to. Wala akong oras. Kasi mga kaibigan, tinan nyo ha. Wala akong iniisip kundi business. Business na talaga. Kung paano kikita ang mga tao ko. Kung paano ko sila magsaservisan, mapagsisilbihan. May pamilya sila. Kumita sila ng tama. Kaya mga kaibigan, gusto nyong umasenso tayo, iwasan ang barkada. Number one, pwede kang makipagkaibigan. Makipagkaibigan ka, walang problema. Pero mag-i-stay ka doon sa bahay niya, iinom ka, ganun, ganyan. Walang kapupuntahan ng buhay mo. Iinom ka, walang kakwenta-kwenta. And at the same time, no, number one yun. Hindi naman walang kaibigan. Hindi ako masyadong nagtatambay sa kaibigan. May kaibigan ako marami. Pero kamo, punta ka sa bahay ko, punta ako doon. Wala akong ganun. So, dapat mag-concentrate ka sa hanap buhay. Number one yan. Tapos iwasan mo ang sugal. Number two yan. Sugal number two. Dahil pag ikaw nasusugal, wala mangyayari sa buhay mo. Nandito na ako sa aking subdivision, pasok nga ako. So, tuloy ko yung aking nagkwento. Kahit magandang hanap buhay mo mga kaibigan, kung ikaw may walda sa pera at marami kang bisyo, wala mangyayari din mga kaibigan. Sayang lang ang pagod mo. Ngayon ang gawin mo ganito, no? Isa lang sa negosyo na discuss ko ngayon. Marami pang iba eh. Isa lang sa sinasabi ko sa iyo. Ang sa inyo na mga subscriber ko na nakikinig, walang barkada. Pwede makipagkaibigan, pero yung barkada, iinom ka lang, pumunta ka sa lugar, walang katuturan. Lahat ng pupuntahan mo, lahat ng galaw mo, kailangan may value. Hindi yung wala. Mag-i-stay ako sa isang bahay mo, maghapon, wala tayong ginagawa, nagkakwentuhan lang tayo. Hindi ako klaseng ganun tao.
Pumunta ako ng bahay mo. Bari, kain tayo. Lunch. Kwento nga ng konti. Dalawang oras. Matagal na yun. Alis na ako. May gagawin pa uli ako. Hindi pa pwede yun. Akin lang kasi ang motto ko sa sarili ko. Family first. Family first. Pamilya muna. Ibig sabihin ng pamilya muna. Pagigihan mo yung buhay mo. Pamilya ang asikasuhin mo. Pag inisip mo yung pamilya mo, masisipag ka. Walang sugal. Ito ha. Kaya nyo to. Walang sugal. Walang alak. Walang barkada. Yan ako mga kaibigan. Si Tito Rhod. Ganyan. Yan si Tito Rhod. Walang barkada, walang sugal, walang alak. Ngayon yung barkada, sinasabi ko yung pumunta ka sa bahay niya, walang katotohanan, kwentuhan, ganyan, inuman, gano'n. Hindi ako gano'n. Hindi ako umiinom eh. Nagsisigarilyo ko before. Pero natanggal ko na. Mga matagal na. Mga 20 years ago na yata. So, ito na, malapit na ako sa bahay ko. So, ang advice ko lang po sa inyo mga kaibigan, pag nagpamilya kayo, nalaranasan ko na rin yung pamilya na nagka-problema ako, nasa Amerika ako, nagkaroon ako ng affair doon, napunta ako saan, saan ako napunta, natubukan ko na lahat. So, yun, napagsisihan na natin. Saka, nung after that, nung nagpunta na ako ng Pilipinas, yun na nga, sabi ko, iibahin ko na style ko. That. Pero may mga barkada ko noon, nawala na lahat yun. So, mag-concentrate ka sa pamilya mo. Mahalin mo ang pamilya mo. Mga anak mo, pag-arali mo, importante. Bumili ka ng magandang tirahan. Asikasuhin mo yung negosyo. Walang sugal, walang alak, walang barkada. Ngayon, kung magkaroon ka ng organization, let's say, halimbawa, meron kang sumasali ka sa mga group na, di ba ba, religious group. Ako, member ako ng Student Catholic Action eh. Okay lang yun. Kasi yan yun eh. You serve God, okay yan. Magdasal ka, magsimba ka, meron kayo organisasyon sa simbahan, okay yan. Kasi hindi naman tuturo ng simbahan ng masama eh. Puro mabuti yan, more or less. Kahit anong relihiyon mo, igalang mo. Igalang mo i-marilihiyon, mga kaibigan. Kay iglesia man yan, kay katoliko yan, igalang mo pa rin. Kung masabihin masama sila. Lahat tayo, meron paniniwala sa Diyos, irespeto natin yun. So mga kaibigan, nandito na. Nandito na tayo sa bahay ko.
siguro sa ano. Ate, pahiram na isang upo. Sa... Hindi mo ilang